Kumusta mga Brad? Isa sa pinakaunang basehan ng mga tao sa pagbili ng motorsiklo, itsura. Yes po, itsura ng motorsiklo. Kapag gwapo yung motorsiklo, panigurado mabenta. Pero kapag hindi gwapo ang motorsiklo, talo. Sa panahon kasi ngayon kung hindi papugian, pabilisan. Yung ibang tao kapag nakakuha ng motorsiklo kahit hindi pa bayad, upgrade ng upgrade. Di bali nang wala makain, basta makabili ng gold bolts. Pero para sa akin, stock is good. Linya ng mga taong walang pambili. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, karamihan sa mga motor ngayon ang popogi. Syempre nasa modernong panahon na tayo. Pero alam nyo ba noong unang panahon, may mga motor na ginawa dati na hindi mo maintindihan yung itsura. Kung sa bagay, may mga tao nga din ngayon hindi mo maintindihan yung itsura. Lalo na yung mga basher, hindi mo talaga maintindihan yung itsura. Pero sa maniwala kahit sa hindi, isa si Honda sa may ginawang motor na medyo weirdo. Kasi ginawa lang naman nila ang motor na ito. What? Siguro dating welding machine yan tapos aksidente yung nalagyan ng gulong. Kasi nga diba, tingnan nyo naman yung itsura niya. Kakaiba pero cute. At ang motor nga po na ito ay ang Honda Motocompo, also known as trunk bike. Kasi sa sobrang liit niya, kasya siya doon sa trunk ng kotse. Kaya yun din yung isang tawag sa kanya, trunk bike. At ang motor nga po na ito ay ginawa noon pang 1981 at nagtapos ng 1983. So bali dalawang taon lang po ang production sa motor na ito. Pero sa dalawang taon na yon nakabenta po si Honda ng 53,369 units. O diba, ganun nila kagusto ang welding machine. I mean, ganun nila kagusto ang motor na ito. At bukod nga po sa kanyang itsura, wala naman talagang espesyal sa kanya. At hindi din po ganun kataas ang kanyang engine displacement. Sapagkat ito nga po ay 50cc lamang. Yes po, 50cc lang po siya. 50cc two-stroke na automatic. Kahit sobrang tagal na nga po ng motor na ito, may mga tao pa din na may ganitong motor. Pero parang koleksyon na lang nila. Kasi kung isa ka sa mga tao nagmamayari ng ganitong motor, aba, baka big time ka. Yes po, sa ngayon kasi, hindi na basta-basta yung presyo niya. Kapag narinig mo yung presyo niya, automatic magmumura ka. At dahil dyan po, usapan na po natin kung ano nga bang meron sa kanya at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang Honda Motocompo, also known as trunk bike, na mayroon lamang 49 cubic centimeter engine displacement. At ito nga po ay two-stroke single cylinder. Mayroong 2.5 horsepower at 5,000 rpm, 3.7 newton-meter torque at 4,500 rpm. At ayon nga po sa mga tao na gamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 30 km per hour. Siyempre ibang lahi kasi yung nakasampa. Pero kung dito yan sa Pilipinas, baka aabot ng 60 kph yan. Siyempre. Ibang usapan na, kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 2.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 70 kilometers per liter. So dahil nga po 50cc na naman siya, hindi na po nakakapagtataka yon. Ang kanyang gulong ay may sukat lamang itong 8 inches. Ang kanyang braking system paras po ang nakadrum brake sa harap at likod. At ito nga po ay tumitimbang lamang ng 45 kilograms. So magaan talaga siya. Taliwas nga po sa sinabi ko kanina, ang motor na ito ay hindi po aksidente yung ginawa. Yung pagkakagawa po sa kanya ay talagang may purpose. So ginawa nga po nila ang motor na ito para sa Honda City 1981 model. Yes po, meron pong malalim na istorya sa likod ng motor na ito. Ganito kasi yan. Noong 1980, isa po sa mga naging problema ng Japan sa may bandang syudad ay ang traffic. Noong mga panahon kasi na yon, noong hindi pa ganun kalapad yung mga kalsada nila, siksikan daw talaga yung mga four wheels. Kaya yung ibang tao doon napipilitan na lang iparada yung mga kotse nila sa gilid-gilid para maglakad. Ganun po kalala ang traffic nila dati. Pero dati lang yun. Kaya nakaisip po ng magandang idea ang mga Japanese manufacturer. At ginawa na nga po nila ang motor na ito na base nga po sa space ng trunk ng Honda City. Kaya nga po pinangalan itong Motocompo or Moto Compartment or trunk bike. Kasi para talaga siya doon. Para just in case doon na matraffic yung isang tao, meron siyang another option, which is magdrive nga po ng isang maliit na scooter para makaiwas sa traffic. Pero dahil nga mabilis ang innovation sa Japan, sa ngayon hindi na nila problema ang traffic. Ang gaganda na ng mga kalsada nila. Pati yung mga naglalakad sa kalsada, ang gaganda. Oh, manyakis, manyakis. Siguro kung meron mang unique sa motor na ito, yun ay yung kanyang foldable na handlebar. Natutupi po ang kanyang manibela. O diba, para talagang welding machine. Noong 1980s nga po, nagkakahalaga ng mga motor na ito ng 80,000 yen. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak lamang ng 33,000 pesos. O diba, mura. Sa ngayon, mura yan. Pero back in the day, yung 33,000 pesos, napakalaki na po niyan. Pero sa ngayon, yung presyo sa motor na yan, ibang-iba na. Katulad nga po sa sinabi ko kanina, yung mga taong may ganitong motor, parang collection item na lang nila. Kasi nga ang motor na ito ay antigo na. At alam naman ang karamihan na kapag antigo na yung isang bagay, mataas na po ang kanyang market value. At yung Honda Motocompo nga po, ganito na yung presyohan niya.
Sana lang talaga hindi ka nagmura. Akalain nyo yun, itong welding machine in spare na to, ang taas na ng value. Pero syempre, ganun naman talaga yun. At nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bagay nga po, ito ay ginamitan ng old school na telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na yun nga po sa mga tao na gamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, ang kanyang lagay ng Stallion. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala po siyang lagayan ng Stallion. Pero meron po siyang sabita ng Andox. Diyan o, sa itas ng manibela. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay recommended. Ah, kaya pala ang mahal niya. Pero kasi sa mga panahon ngayon, ito yung tinatawag na old but gold. Ito naman, old but bold. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gusto kong itagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi mo tatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shoutout nga pala kay Jula Hara Laludin. Shoutout kay Makoy Gula. Shoutout kay David Jr. Sebastian. Shoutout kay Mark Salcedo. Shoutout kay Jan Philip Busano. Shoutout kay Jo Marie Lennon Dumlaw. Shoutout kay Ian Gamer at pati na rin sa kanyang anak na si Sky Colet. Shoutout kay Kuya Will at pati na rin sa ATV Trail Voice of Alasa. Shoutout kay Tabukildi Christian. Shoutout kay MSK Plays. Shoutout kay Faiz Painko. Shoutout kay Francis Jano. Shoutout kay Wilbert Ahodar. Shoutout kay Joshua Jericho Cusat. Shoutout kay Cash Skyheart. Shoutout kay Shane David. Shoutout kay Warren Clyde Ramos at pati na rin sa Ramos Family. Shoutout kay Jay Bacani. Shoutout kay Mark Janley de la Cruz. Shoutout kay ako si Popol. Shoutout kay Michael Maglipas. Shoutout kay Phil Compudente. Shoutout kay Matthew Anton Tomas. Shoutout kay Laag Pinas. Shoutout kay Nick Palen. Shoutout kay Charles Carino or Carino. Shoutout kay NJ. Shoutout kay Techies Motovlog. Shoutout kay Renante Elison at pati na rin sa kanyang asawa na si Ruby at sa kanilang mga anak na si Napia at Letlet. So hanggang dito na lang muna mga brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-Pie.